Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates! Si RJ Abarrientos, binulgar yung sikreto ng Barangay Ginebra. Phoenix import Brandon Francis, nireklamo yung tawagan kontra Barangay Ginebra. Kung matatandaan nyo nitong mga nakalipas na araw, nagigel. Itong si Brandon Francis na makabawi matapos silang talunin ng Ginebra noong una nilang pag-aharap. At kagabi, sa kanilang rematch, ay bigo na naman ang Phoenix Fuel Masters na makabawi. At matapos ang laro, ay natanong nga sa isang ambush interview itong si Brandon Francis kung ano ang kanyang susunod na plano ngayong laglag na ang kanyang kuponan. Sa ngayon ay lalaruin pa rin daw niya yung huling laro ng Phoenix Fuel Masters kontra NLEX. Saka raw siya babalik sa Dominican Republic. Dagdag pa ng nasabing import ay inirereklamo nga nito yung naging tawagan sa naging rematch nila kontra Barangay Ginebra. Masyado nga raw manipis yung tawagan at may mga instances pa raw na hinahawakan yung kanilang jersey. Pero wala raw itinatawag yung referee. Masyado raw physical kung maglaro ang Barangay Ginebra at kapag sila raw yung namisikal ay agad raw tumatawag yung referee. Kaya naman, sinisisi nga nitong si Brandon Francis yung PBA officiating sa naging tawagan kontra Barangay Ginebra. Napakalaki raw ng naging epekto niyan sa kanilang laro kaya nagawa silang matambakan ng Barangay Ginebra. Sa laro nga na yan mga chong ay nakapagtala lang ng 17 points itong si Brandon Francis. Kaya naman, frustrated talaga ito sa Barangay Ginebra, lalo pat hindi nga niya nagawang makabawi. Para sa akin mga chong, ay malinis na malinis ang pagkakapanalo ng Barangay Ginebra kontra Phoenix Fuel Masters. Dahil napakainit nga ng opensang ipinakita ng kupunan ni Coach Kim Cohn. Hindi lang talaga yan napigilan ng Phoenix, kaya nagawang makalayo ng Ginebra. Sa tingin ko, ay ang ego na lang nitong si Brandon Francis yung daylan kung bakit hindi nito matanggap ang kanyang pagkakatalo sa Barangay Ginebra. Halatang halata nga na meron itong attitude problem, kaya imbes na tanggapin niya yung pagkakatalo, ay sinisi na lang nito ang PBA officiating. Sa ngayon nga mga chong, ay laglag na ang Phoenix Fuel Masters ngayong conference. At mukhang nasaktan nga yung ego nitong si Brandon Francis. Dahil hindi niya nga nagawang makabawi sa Barangay Ginebra. Lalong-lalo na kay Justin Brownlee dahil simula pa lang sa Indonesia Basketball League ay tinalo na siya ni Brownlee sa semifinals at ngayon na muli silang nagaharap sa PBA ay hindi nga siya nakatikim ng panalo. At dumako naman tayo dito kay RJ Abarrientos. Binulgar yung sikreto ng Barangay Ginebra. Kagabi nga ay nagawa ng makabounce back ng kuponan ni Coach Tim Cohn matapos silang tambakan ng San Miguel Beermen. Hindi nga nila pinabawi ang Phoenix Fuel Masters at ang tinanghal nga na best player of the game ay itong kanilang rookie na si RJ Abarrientos kung saan ay nakapagtala nga ito ng kanyang career high na 24 points, 5 rebounds at 5 assists. Napakalaki nga nang naitulong ni Abarrientos sa Ginebra nang dahil yan sa kanyang napakainit na outside shooting. At sa naging press con interview nga matapos ang laro, ay masayang araw itong si RJ Abarrientos sa kanyang role sa Barangay Ginebra as a second unit. Energy nga raw yung kinakailangan ng kanyang kuponan at yan nga raw yung ipinibigay niya every time na ipinapasok siya ni Coach Tim sa hardcourt. Kayang-kaya niya nga raw mag-adjust kahit ano pang role ang ibigay sa kanya ni Coach Tim Cohn. Natanong rin itong si RJ Abarrientos kung ano yung dahilan kung bakit napakaganda ng ipinakitang performance ng Barangay Ginebra. At yung sikreto nga raw ng kanyang kuponan ay yung kanilang pagiging unselfish player. At yan nga raw yung mindset na itinatak sa kanila ni Coach Tim Cohn. Maging si Justin Brownlee nga raw ay humihingi ng bola, hindi para pumuntos
kundi hanapin yung kanyang mga teammates para sa easy baskets. Hindi nga raw nila kinakailangang pahirapan yung kanilang sarili at kailangan nga raw nilang gumalaw as a team. At yan nga raw yung dahilan kung bakit niya naitala yung kanyang panibagong career high. Dahil siya raw yung nagiging open at nahanap ng kanyang mga teammates. At talagang win-workout nga raw ni RJ Abarrientos yung kanyang outside shots para kapag nagkaroon siya ng opening ay mas malaki yung chance na maipasok. Actually, lahat nga raw sila ay win-workout yung kanilang outside shots. Dahil anytime raw ay pupwede kang maging open dahil sa triangle offense. Dagdag pa nitong si RJ Abarrientos ay napakalaki raw ng naitulong sa kanya ng mga veterano ng kanyang kupunan na sila Scottie Thompson, Japheth Aguilar at L.A. Tenorio. Ilang mga veterano nga raw na yan yung nag-remind sa kanila na kailangan nilang mag-move on matapos silang tambakan ng San Miguel. At masaya nga itong si RJ Abarrientos na nakuha nila lang muli yung kanilang game redeem. At looking forward nga raw ito sa paparating na PBA playoffs at umaasa si RJ Abarrientos na may pagpapatuloy nila yung kanilang unselfish player na nagre-resulta ng kanilang magandang performance. Kayo mga chong, ano ang masasabi nyo dito kay RJ Abarrientos pati na rin sa sinabi ni Brandon Francis? I-comment nyo lang dyan sa ibaba.